mayamang kasaysayan ng Philippine boxing ay isa sa pinakamay pagmamalaki nating mga Pilipino. Ang pagmamahal natin sa sport na ito ang naging sandalan ng ating mga kababayang boksingero upang makapagbigay ng kabi-kabilang karangalan para sa ating bansa. Taong 1921 nang maging legal ang boxing sa Pilipinas. At makalipas ang 2 taon, nagkaroon ng kauna-unahang world champion ng Asia matapos patulugin ng ating kababayang si Pancho Villa, ang one of the greatest flyweights na si Jimmy Wild, sa harap ng libo-libong fans sa Polo Grounds, New York City. Ito ang naging simula ng first golden age of Philippine boxing. Umusbong ang ilan pang magigiting na kampyon, gaya nila Small Montana, Little Dado at Seferino Garcia na kauna-unahang middleweight champion ng Pilipinas. Isang dekada matapos yumao si Pancho Villa. Isinilang naman sa Cebu noong 1935 ang isa pang alamat ng boxing at cultural icon sa Pilipinas na si Gabriel Flash Elorde. Taong 1960 nang talunin ng underdog na si Elorde ang Nooy World Champion na si Harold Gomes upang masungkit ang super featherweight title na kanyang dinepensahan ng 7 taon. Muling nag-alabang apoy sa puso ng mga Pilipino at ito ang naging hudyat ng second golden age of Philippine boxing. Halika't balikan at pag-usapan natin ang mga di malilimutang championship fights sa kasaysayan ng Philippine boxing. Dahil sa mga karangalang binigay ni Flash Elorde para sa ating bansa, maraming Pinoy boxer ang na-inspire na sundan ang kanyang mga yapak. Naging matunog ang pangalan ng iba pang Pinoy boxers, gaya ni Ben Villaflor na naging 2-time WBA Super Featherweight Champion matapos talunin sina Alfredo Marcano ng Venezuela at Kuniaki Shibata ng Japan. Sumikat din ang tinaguri ang bad boy from the Jangas na si Rolando Navarrete noong kasagsagan ng kanyang prime, kabilang si Navarrete sa mga top names ng Super Featherweight Division. Taong 1981 nang mabigyan ng pagkakataon para sa titulo ang late substitute at huge underdog na si Rolando Navarrete laban kay WBC Super Featherweight Champion Cornelius Boza Edwards. Hawak ng kampyong si Boza Edwards ang iba't ibang kalamangan gaya ng mas mahabang reach, height at mas magandang boxing record. Kaya't kakaunti lang ang naniniwalang matatalo ni Navarrete si Boza Edwards. Pero tila nga hindi umakyat ng ring si Navarrete para magpagulpi lang sa kalabang kampyon. Umpisa pa lang ay kita na ang magandang kondisyon ng Pilipino. Mabibilis at matutulis na mga suntok ang pinapakawala ng Pinoy Southpaw na tila hindi inasahan ni Boza Edwards. Round number 2 nang magsimulang magpalitan ng malalakas na suntok ang dalawa. Sa ikatlong round ay tila nasaktan si Navarrete dahil sa magagandang patama ng kampyon. Gumanti ang Pinoy at nauwi na sa slugfest ang laban. Nagtamo ng katang dalawang boksingero dahil sa matitinding palitan ng suntok. Nagpatuloy ang matinding bakbakan sa round number 4. Isang counter right hook mula kay Navarrete ang dumapo sa mukha ni Cornelius. Sinundan niya ito ng mabilis na 1-2 combination na nagpabagsak sa champion. Bumangon si Cornelius, ngunit isang 1-2 combination na naman mula sa Pinoy slugger ang nagpabagsak sa kanya. Muli itong tumayo at nakasurvive mula sa mga pag-atake ni Navarrete. Subalit sa round number 5, tuluyan ang winakasan ng bad boy from the Jangas ang laban matapos itong magpakawala ng isang malakidlat na right hook. Hindi na nagawang makabangon ni Boza Edwards at matagumpay na naagaw ni Rolando Navarrete ang WBC Super Featherweight title. Ang labang ito ang isa sa biggest upsets noong 1981. Dekada 80 rin ang masaksihan ng mundo ang pamamayagpag ng ilan pang Pinoy boxer sa world stage. Taong 1983 nang maging kauna-una ang IBF light flyweight champion si Dodie Boy Peñalosa nang kanyang talunin ng Japanese boxer na si Satoshi Shingaki sa pamamagitan ng technical knockout. Taong 1984 naman nang magsimula ang karir ng bagitong mula sa Tondo na si Luisito Lindol Espinosa. Pagkatapos ng 5 taon bilang pro boxer, nabigyan ng world title shot si Espinosa. Huge favorite sa laban ng Thai boxing star na si Kaukor Galaxy. Unang nagbitaw ng suntok si Luisito, na sinundan niya ng ilan pang mga jabs. Nagbitaw ng mga body shots ang champion, ngunit nakakounter naman ito ng challenger. Nagpakawala ng mga left hook si Luisito sa katawan at mukha ng kampyon. Tila ginanahan pa ang champion sa tinanggap na suntok at nagbitaw din ng kombinasyon. Subalit ilang sandali lang ay biglang bumagsak at tila nag-collapse si Kaukor Galaxy.
Marami sa mga nanonood ang nagtaka sa kanilang nakita. Pero kung papanoorin ng replay, ang nangyari kay Galaxy ay isang delayed reaction mula sa body shot na tinanggap galing kay Espinosa. Matagumpay na naagaw ni Luisito Lindol Espinosa ang WBA bantamweight title. Sa panimula ng dekada 90, isang kahanga-hangang istorya ng determinasyon ang naiukit sa kasaysayan ng Philippine boxing. December 19, 1990, nang hinarap ng ating kababayang si Rolando Pascua ang kampiyon at kilabot ng light flyweight division na si Humberto Chiquita Gonzalez. Walang talo ang knockout artist na si Gonzalez at 23 sa 29 niyang mga panalo ay nagtapos sa knockouts. Samantalang si Pascua naman ay may 5 talo at 8 lamang sa 24 niyang mga panalo ang nagtapos sa knockouts. Isang umaatikabong bakbakan ang naganap sa pagitan ng dalawang boksingero. Disiplinadong laban ang ipinamalas ni Pascua kung saan pinakita niya ang kanyang mga boxing skills upang paamuhin ng malatorong kalaban. Subalit habang umuusad ang laban, mas lumakas at mas naging agresibo ang Mexicano. Nagpaulan ng mga suntok ang kampiyon sa rounds 4 at 5 upang tapusin na si Pascua, ngunit hindi nagpatibag ang Pinoy at tinanggap ang malalakas na suntok ni Chiquita. Bumawi si Pascua sa round number 6 at tuluyang pinulbos ang kampiyon. Hindi na nakabangon si Gonzalez mula sa mga kombinasyon na binitawan ni Pascua. Naitala ni Pascua ang isa sa pinakamalaking upset win sa kasaysayan ng Philippine boxing at kanyang nasungkit ang WBC light flyweight title. Subalit sa sumunod na taon ay naagaw naman kay Luisito Espinosa ang kanyang WBA bantamweight title nang matalo kay Venezuelan boxer Israel Contreras via knockout. Hindi naman dito nagtapos ang boxing career ni Luisito. Nagpataas ng timbang si Espinosa mula bantamweight patungong featherweight division. At matapos makapagtala ng sunod-sunod na panalo, hinamon ni Espinosa ang WBC featherweight champion na si Manuel Medina ng Mexico. Isang masterful performance ang ipinamalas ni Luisito upang talunin ang kampiyon via unanimous decision. Nadepensahan ni Luisito ang titulo ng 7 beses, kabilang dito ang mga nakakabilib na panalo laban kina Alejandro Cobrita Gonzalez, Carlos Rios ng Argentina, at Kennedy McKinney ng Amerika. Dekada 90 rin ang magsimulang gumawa ng pangalan sa boxing ang kapatid ni Dodi Boy Peñalosa na si Jerry Peñalosa. Nakuha ni Peñalosa ang WBC Super Flyweight title nang talunin sa Tokyo ang Japanese boxer na si Hiroshi Kawashima sa pamamagitan ng split decision. Ngunit sa paglipas ng panahon, naramdaman ng unti-unting paghina ng popularidad ng boxing sa Pilipinas. Hanggang sa dumating ang isang binata mula sa General Santos City na pumukaw sa atensyon ng mundo at nagbalik ng excitement sa boxing world. Unang napanood ng mga Pinoy ang kapanapanabik na estilo ni Manny Pacquiao sa sports television boxing program na Blow by Blow. Matapos makapagtala ng record na 23 panalo at 1 talo, dumayo sa Thailand noong 1998 ang 19 anyos na si Pacquiao upang kaharapin ng WBC flyweight champion at Thai boxing superstar na si Chachai Sasakul. Bagamat isang heavy underdog ang bagitong si Pacquiao laban sa highly skilled at mas experienced na kampiyon, pinatunayan pa rin niya ang tapang at lakas ng isang Pilipino nang patulugin ang Thai boxer sa 8th round gamit ang kanyang signature left hand. Nasungkit ni Pacquiao ang WBC flyweight title. Taong 2001 ang unang mapalaban sa Amerika si Pacquiao bilang isang late replacement kontra sa nooy IBF super bantamweight champion na si Lelo Ledwaba. Muling umakyat sa ring ang Pinoy bilang isang underdog laban sa kinakatakutang kampiyon. Subalit isang dominating performance ang pinamalas ni Pacquiao matapos niyang pabagsakin ng makailang ulit si Ledwaba. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. November 2003 nang maganap ang labang gugulat sa mundo ng boxing at muling mag-aangat ng bandera ng Pilipinas sa larangan ng palakasan. Nagpataas ng timbang si Pacquiao mula super bantamweight papuntang featherweight upang sagupain ang pound for pound star at lineal featherweight champion na si Marco Antonio Barrera. 4-1 favorite ang sikat na Mexican legend laban kay Pacquiao na nooy hindi pa gaanong kilala ng mga international boxing fans. Ngunit walang nagawa ang kampiyon laban sa malabagyong Pinoy boxer. Hard left hand, straight on the button by Pacquiao, down goes Barrera.
itinigil ng referee ang laban matapos pulbusin ni Pacquiao si Barrera sa loob ng 11 rounds upang maging 3 division world champion. Ito ang naging hudyat ng third golden age of Philippine boxing. At dito'y nagsimula ang Manny Pacquiao era na hindi lamang naramdaman sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. A superstar emerges in San Antonio. Sa mga sumunod na taon ay nagpatuloy ang mga makapigil hiningang laban ng pambansang kamao at dito'y nanumbalik ang sigla ng boxing sa Pilipinas. Dito rin natin nasilayan ang pag-usbong ng bagong henerasyon ng mga Pinoy boxing champions. September 2005 nang masungkit ni Brian Villoria ang WBC Light Flyweight title matapos niyang pahigain sa lona ang Mexicanong si Eric Ortiz. July 7, 2007, nang tanghaling bagong IBF Mini Flyweight Champion si Florante Condes Jr. sa pamamagitan ng split decision matapos niyang pabagsakin ng 2 beses si Indonesian boxer Muhammad Rakman. Ito rin ang araw kung saan nagsimulang gumawa ng ingay ang isa pang alamat ng boxing, walang iba kundi si Nonito the Filipino Flash Donaire. Hinarap ng tubong buhol na si Nonito ang nooy wala pang talong IBF Flyweight Champion na si Vic the Raging Bull Darchinian. Isang malakas na counter left hook ang binitawan ni Donaire sa round number 5 na tumapos kay Darchinian. Ang labang ito ang tinanghal na upset at knockout of the year noong 2007. Hindi lamang nasungkit ni Nonito ang IBF Flyweight Belt, na ipaghiganti rin niya ang kanyang kapatid na si Glenn Donaire na tinalo ni Darchinian noong 2006. Isang buwan matapos maging world champion si Donaire, isang pamilyar na pangalan sa boxing scene ang muling lumaban para sa kampyonato. Hinarap ng veteranong si Jerry Peñalosa ang WBO bantamweight champion na si Johnny Gonzalez. Ginamit ng mas matangkad at mas batang kampyon ang kanyang mga pisikal na kalamangan upang i-outbox ang 35-anyos na Pinoy. Sa kabila ng mga ito ay nanatiling matyaga si Peñalosa sa paghihintay ng kanyang pagkakataon. Round number 7, isang well-placed liver punch ang binitawan ni Peñalosa na nagpatiklop at tumapos sa Mexicano. Ang tagumpay na ito ay maituturing na isa sa mga greatest moments sa kasaysayan ng Philippine boxing. Muling naging kampiyon ng veteranong boxer matapos ang 10 taon at dito'y naging 2-division world champion si Jerry Fearless Peñalosa. Bago matapos ang 2007, isa pang Filipino boxer ang nagsimulang gumawa ng pangalan sa boxing. Tinalo ni Donnie Nietes ang Thai boxer na si Pornsawan Por Pramuk upang makuha ang bakanteng WBO mini flyweight title. Pagpasok ng taong 2008, nagpatuloy ang makasaysayang karera ni Manny Pacquiao at ang kanyang sunod-sunod na pananalanta sa iba't ibang weight divisions ng boxing. March 2008 nang maagaw ni Manny Pacquiao ang WBC Super Featherweight title kay Juan Manuel Marquez sa isang makapigil hiningang laban na nagtapos sa split decision. June 2008 nang muling magpataas ng timbang si Pacquiao patungong lightweight division upang agawin ang WBC lightweight title kay David Diaz sa isang one-sided fight na nagtapos sa knockout. December 2008, ginanap naman ang welterweight showdown sa pagitan ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya. Ayon sa mga eksperto, masyadong mapanganibang laban na ito para kay Manny na nagpataas ng 2 weight classes upang harapin ang sikat at dekalidad na boksingero. Subalit ang labang binansagang The Dream Match ay nauwi sa bangungot para kay Golden Boy. Hindi nakasagot si De La Hoya sa mga malakidlat na kombinasyon ni Pacquiao. He can't handle your speed, son. At dahil dito'y hininto na ang laban sa round number 8. May 2009, sinagupa ni Pacquiao ang hari ng junior welterweight division na si Ricky the Hitman Hatton. Isang thunderous left hand na narinig sa bawat sulok ng mundo ang tumapos kay Ricky Hatton sa 2 round. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. Nasungkit ni Pacquiao ang IBO at The Ring Junior Welterweight titles. November 2009, nasaksihan ng buong mundo ang galing ng isang prime Manny Pacquiao laban sa isang elite welterweight na si Miguel Cotto. Pambihirang display ng speed, power at skills ang ipinamalas ni Pacman upang gibain si Cotto sa 12th round ng kanilang laban at masungkit ang WBO welterweight title.
si Pacquiao din ang tinanghal na Fighter of the Decade ng Boxing Writers Association of America mula 2000 hanggang 2009. Taong 2009 din ang talunin ng 19 anyos na si Marvelous Marvin Sonsona ang WBO Junior Bantamweight Champion na si Jose Lopez upang mapabilang sa listahan ng mga pinakabatang boxers na naging world champion sa kasaysayan ng boxing. Bago matapos ang taon, isa pang Pinoy ang nakapag-uwi ng world title. Ito'y matapos talunin ni Rodel Mayol ang WBC Light Flyweight Champion na si Edgar Sosa sa pamamagitan ng TKO sa round number 2. Taong 2010, naitala ang isang boxing record na maaaring hindi na mabasag sa loob ng mahabang panahon. Isang pambihirang achievement ang nakamit ni Manny Pacquiao matapos talunin ng malahiganteng si Antonio Margarito para sa WBC Super Welterweight title. Ito ang ikawalong weight division kung saan naging world champion si Manny Pacquiao. Dito'y mas lalong pinagtibay ng pambansang kamao ang kanyang legasiya sa boxing at iniukit ang kanyang lugar sa mga all-time greats. Sa mga sumunod na taon ay nagpatuloy ang pamamayagpag ng iba pang Pinoy boxers. February 2011, nang ganapin ang laban sa pagitan ni na WBC and WBO Bantamweight Champion Fernando Cuchulito Montiel at Nonito the Filipino Flash Donaire. Muling ipinamalas sa mundo ng isang prime Donaire ang kanyang mapaminsalang punching power laban sa isang mahusay na Mexican champion. Isang napakalakas na counter left hook ang pinakawala ni Donaire sa round number 2. Sinundan pa ito ni Nonito ng barrage of punches na tuluyang tumapos kay Montiel. Sa pagkapanalong ito ay naging 2-division world champion si Donaire. Hindi lang si Donaire ang naging 2-division world champion ng taong yon, dahil dalawang Pinoy boxers pa ang sumunod. Kabilang na si Brian Villoria ng kanyang talunin ng WBO flyweight champion na si Julio Cesar Miranda. For your new WBO flyweight champion! Sunod ay si Donnie Ahas Nietes ng kanyang talunin ng Mexican boxer na si Ramon Garcia Hirales upang maging bagong WBO light flyweight champion. Taong 2012, unang nasilayan ng karamihan sa mga Pilipino ang isa pang future world champion. Buwan ng Pebrero, ginanap sa Argentina ang laban sa pagitan ni na Gianriel Casimero at Argentine boxer Luis Lazarte. Nasaksihan ng mundo ang isa sa pinakamaduming laban sa kasaysayan ng boxing. Nabalot ng gulangan at maduduming taktika ang laban. Ngunit sa kabila ng mga ito ay nanalo pa rin si Casimero matapos niyang pabagsakin at paulanan ng suntok si Lazarte sa round number 10. Hindi nagustuhan ng mga fans ni Lazarte ang mga pangyayari. Kaya't kinuyog nila si Casimero pati na rin ang kanyang team. Nagtago si Casimero sa ilalim ng ring at dito'y nahiwalay siya sa kanyang mga kasamahan. Isang oras na natili si Gianriel sa ilalim ng ring bago siya makita at tulungan ng mga pulis para i-escort sa kanilang tinutuluyang hotel. Pinatawan ng panghabang buhay na pagkakaban ng IBF si Lazarte dahil sa inasta nito at sa pagbabanta sa referee sa kalagitnaan ng laban. Gayunpaman, tinanghal na IBF Interim Junior Flyweight Champion ang Pinoy mula sa Leyte. At dahil nabigo si Ulises Solis na depensahan ang kanyang titulo sa tinakdang panahon, tinanghal si Casimero na bagong IBF Junior Flyweight Champion. March 2012, isa na namang di malilimutang istorya ng underdog versus champion ang nailathala ng Pinoy sa larangan ng boxing. Hinarap ni Sunny Boy Haro ang legendary Thai boxer at nooy WBC, The Ring, at lineal flyweight champion na si Pong Saklek Won Jong Kam. Round number 1 ang napabagsak ni Haro ang Thai champion sa pamamagitan ng isang left hook. Hindi nagpa-apekto ang kampyon at nagpatuloy lang sa pakikipaglaban. Naging maganda ang mga patama ni Won Jong Kam sa mga sumunod na rounds. Tinamaan naman ng solid right hook at body shot si Pong Saklek. Sinundan pa ito ni Sunny Boy ng mga kombinasyon na unti-unting nagpabagsak sa champion. Nakabangon ng Thai, subalit halatang nahilo sa mga tinanggap na suntok. Hindi na nag-aksaya ng oras si Haro at nagpaulan ng mabibigat na suntok. Itinigil ng referee ang laban at idineklarang bagong kampyon si Sunny Boy Haro. Ang inakala ng marami na cakewalk fight para kay Won Jong Kam ay nauwi sa 2012 Upset of the Year.
Sa taong ding ito naging 3-division world champion si Donaire matapos talunin si Wilfredo Vasquez Jr. para sa bakanteng WBO Junior Featherweight title. Sinundan pa ito ng malalaking panalo laban kina IBF Junior Featherweight Champion Jeffrey Matebula at Japanese boxer Toshiaki Nishioka. Hinarap naman ni Donaire sa featherweight division ang kampyon na si Simpiwe Vetieka noong 2014. Isang signature left hook ang nagpabagsak kay Vetieka sa ika-apat na round. Tinigil ang laban sa round number 5 dahil sakat na tinamo ni Donaire. Kaya't dinaan sa scorecards ang laban kung saan nagwagi sino nito via unanimous technical decision. At nakuha niya ang WBA featherweight title upang maging 4th division world champion. Taong 2014 din ang mabawi ni Manny Pacquiao ang WBO welterweight title na naagaw sa kanya ni Timothy Bradley noong 2012 sa isang controversial split decision victory. June 2015, nang dumayo si Gianriel Casimero sa Thailand upang hamunin ang IBF flyweight champion na si Amnat Ruenrong, hindi pinalad si Casimero na maiuwi ang titulo nang talunin siya ng Thai boxer via unanimous decision. Subalit inulan ng kontrobersya ang labang ito dahil sa maduduming taktika ni Ruenrong, pati na rin ang naging pagre-referee sa laban. May 2016, kinasa ang rematch sa pagitan ng dalawa. Round number 4, isang malakas na left hook ang pinakawala ni Casimero na yumanig sa Thai boxer. Nakabango ng champion, ngunit desidido ang Pinoy na tapusin na ang laban. Isang liver shot ang binitawan ni Casimero na tuluyang tumapos kay Ruenrong. Naagaw ni Casimero ang IBF flyweight title at naging 2-division world champion. Makalipas ang dalawang buwan, si Marlon Tapales naman ang sumabak para sa world title fight laban kay WBO bantamweight champion Pung Luang Sorsing Yu. Isang straight ang tumapos sa Thai boxer sa round number 11 at dito'y tinanghal na bagong kampyon ang Pilipino. Buwan ng Setyembre, si Jerwin Prettyboy Ancahas naman ang nagpakitang gilas laban kay Mac Joe Arroyo ng Puerto Rico. In-outbox ni Ancahas si Arroyo upang makuha ang IBF Junior Bantamweight title na kanyang nadepensahan ng 9 na beses. Taong 2017, panibagong titulo sa mas mataas na weight division ang nakuha ni Donny Nietes ng kanyang talunin ng Thai boxer na si Comgrich Nantapech para sa bakanting IBF flyweight title. May 2017, isang impresibong knockout victory naman ang ipinamalas ni Milan El Metodico Melindo nang kanyang tapusin sa loob lang ng isang round ang IBF light flyweight champion na si Akira Sonic Fist Yaigashi. Isang Japanese boxer din ang nakalaban ni Vic Saludar noong July 2018 kung saan pinabagsak niya sa round number 7 ang kampyong si Ryuya Yamanaka upang masecure ang panalo at tanghalin bilang bagong WBO mini flyweight champion. December 31, 2018, sinagupa ni Donny Nietes ang Japanese boxer na si Kazuto Ioka para sa bakanteng WBO Junior Bantamweight title. Naging dikit ang laban sa pagitan ng dalawang mahusay na boksingero, ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang Pilipino. Sa pagkapanalong ito, ay naging ikatlong Asian boxer si Nietes na nakakuha ng world title sa iba't ibang weight divisions na hindi bababa sa 4. Taong 2019, nasaksihan ng mundo ang walang kupas na husay ni Pinoy boxing legend Manny Pacquiao. Hinarap ni Pacman ang mapanganib, mas bata, at walang talong WBA welterweight champion na si Kit One Time Tourman. Isang legendary performance ang ipinakita ni Pacquiao matapos pabagsakin sa round number 1 ng kampyon at turuan ng boxing lesson sa mga sumunod na rounds. Isang body shot sa round number 10 ang sumelyo sa laban. At dito'y nalasap ni One Time ang kanyang unang pagkatalo. Boxing's pride to the Philippines, the ageless wonder. Nasungkit ni Pacquiao ang WBA welterweight title at naitala ang record bilang oldest welterweight champion sa edad na 40. November 30, 2019, nagpatuloy ang pag-ukit ni Gianriel Casimero ng kanyang sariling pangalan sa boxing, hinamon ni Cuadro Alas, ang WBO bantamweight champion na si Zolani Tete ng South Africa. Subalit ayon sa nakararami, dehado ang Pinoy laban sa mas matangkad na South African champion. Ngunit walang takot na hinarap ni Casimero ang mas malaking kalaban. Dalawang mabibigat na suntok ang binitawan ni Cuadro Alas na dumapo sa sentido ng kampyon. Bumagsak at nahilo si Zolani, ngunit bumangon din upang magpatuloy sa laban. Nagpaulan ng suntok ang Pinoy na muling nagpabagsak sa kampyon.
Dito'y malinaw na hindi pa nakaka-recover ang kampiyon. Ilan pang suntok ang binitawan ni Cuadro Alas at tuluyan nang ang hininto ng referee ang laban. Tinanghal na bagong kampiyon ng 3-division world champion na si Cuadro Alas Jan Riel Casimero. May 2021, nagbalik sa boxing ring ang isa pang Pinoy boxing legend na si Nonito da Filipino Flash Donaire upang harapin ang wala pang talong WBC bantamweight champion na si Nordin Ubali. Bakas pa rin kay Nonito ang lakas at bilis nang pabagsakin ng dalawang beses ang kampiyon sa round number 3 at tapusin sa round number 4. Nakuha ni Donaire ang record bilang oldest boxer na naging kampiyon sa bantamweight division. Taong 2022, nabigyan ng title shot ang young Pinoy boxing star na si Mark Magnifico Magsayo matapos ang isang makatindig balahibong knockout victory kontra kay Julio Ceja ng Mexico. Ang kanyang kalaban ay ang longtime WBC featherweight champion na si Gary Russell Jr. Nakontrol ni Magsayo ang aksyon sa mga unang rounds. Sa ika-apat na round, nasaktan ang kanang balikat ni Russell matapos magpalitan ng suntok ang dalawa. Dito'y patuloy na nag-apply ng pressure si Magsayo upang masungkit ang mga rounds laban sa kampiyon. Hinirang na bagong kampiyon ang Pinoy mula sa Bohol at natuldukan ng matagal ng paghahari ni Russell Jr. sa featherweight division. Sa kasalukuyan ay nakapag-produce na ang ating bansa ng mahigit 40 world champion sa kasaysayan ng boxing. Paulit-ulit nang pinatunayan ng ating mga boksingero ang kanilang galing, lakas at tibay sa buong mundo. Sa harap ng matitinding pagsubok, pinakita ng mga Pinoy ang di matatawarang tapang at pambihirang determinasyon upang magtagumpay. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang nakikita sa itaas ng ring. Ito rin ay sumasalamin sa pagharap natin sa iba't ibang hamon ng buhay. Ang pusong mandirigma na taglay nating mga Pilipino ay hindi kailanman matitinag at patuloy na magtatagumpay sa kahit anumang laban. Sino-sino ang inyong mga paboritong Pinoy boxers? Ano-anong mga laban ang paulit-ulit niyong binabalikan? At kung mayroon kayong mga di malilimutang sandali sa kasaysayan ng Philippine boxing, ibahagi niyo lang sa ating comment section. Kung nais niyo pa ng mga kwento at kaalaman tungkol sa boxing, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.